Michael Vanessa Patsy and Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Paano ba yan, mga kapakbet? Patapos na ang 2022 natin. Sasapit na ang bagong taon, ang taong 2023. Kung titignan natin, napakabilis lang ng mga pangyayari. Parang kailan lang ay hindi tayo nakakalabas dulot ng pandemya. Pandemya na hindi natin malilimutan kailanman. Pero bago matapos ang 2022, mga kapakbet, balikan at tignan natin muli ang mga ganap sa buhay natin sa 2022. Dapat marunong tayong tumingin sa nakaraan para makarating tayo sa ating paroroonan. Tignan natin muli ang mga mahalagang ganap sa buhay natin bilang Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. Samahan niyo ko sa pagbabalik tanaw sa 2022, mga kapakbet. Number 1, voluntary wearing of the face mask. Isa sa mga mahalagang ganap sa 2022 natin, mga kapakbet, ay ang voluntaryong pagsusuot ng face mask sa labas. Binalita na pwede nang hindi magsuot ng face mask sa labas. Pwede pa rin namang magsuot dahil ito ay voluntaryo. Ngunit kung ikaw ay nasa ospital at iba pang lugar na maaaring mahawaan ng sakit, ang pagsusuot ng face mask ay pinapayo. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang face mask para tayo ay maproteksyonan laban sa COVID-19. Kaya nung ito ay ibinalita, laking tuwa na lang ng mga tao, lalo na yung mga nahihirapang huminga kapag may suot na face mask. Isa ito sa senyales na malapit na nating masugpo ang pandemya. Number 2, full face-to-face sa DepEd. Matapos ang mahigit 2 taon sa online class dulot ng pandemya, muling nagbukas ang mga paaralan para sa mga bata. Inihayag na dapat lahat ng paaralan sa antas ng DepEd ay magkaroon na ng full face-to-face classes, hindi lang limited. Naranasan na ulit ng mga mag-aaral ang saya sa 4 na sulok ng paaralan at mga iba pang mga ganap sa loob. Ngunit may tao o pamilya ang hindi sang-ayon dito dahil nandiyan pa rin ang banta ng COVID-19 na dagdag gastusin ito para sa kanila. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Number 3, unti-unting pagbangon mula sa pandemya. Ang laki ng pinagbago ng 2022 natin, mga kapakbet, kumpara sa 2021. Ang taong 2022, unti-unti na tayong nakakabangon mula sa epekto ng pandemya sa atin. Nakakalabas na tayo at nakakapasyal. Nagbukas na ulit ang mga kumpanya na nagsara dahil sa pandemya. Bumalik na ulit ang mga trabaho at nagkaroon ng mga opening jobs para sa mga mamamayan. Ika-apat, pagluklok sa bagong pangulo at iba pang opisyales ng Pilipinas. Noong May 2022, mga kapakbet, nadeklara ang 17th President ng Pilipinas. Sa 2022, ito ay naganap sa gitna ng pandemya. Hindi ito madali dahil hati ang pananaw ng sambayanan. Ngunit iisa lang ang dalangin natin sa bagong pangulo at ito ay sana bumangon at umunlad muli ang Pilipinas sa mga darating pang taon. Gayunpaman, mga kapakbet, may mga hindi magagandang nangyari sa 2022 natin. Isa sa mga ito ay ang pagkakaroon ng bagyo na ikinasawi ng mga iilan sa ating kababayan. Maaring hindi ka natamaan, ngunit may mga iba pang nagluluksa pagkatapos ng bagyo. Tumaas at nagmahalan din ang bilihin sa ating bansa na may malaking epekto sa mga tao, lalo na sa mga nasa ibabang antas. At dahil darating na ang bagong taon, ang taon ng 2023, dalangin natin na hindi na ito mangyari ulit pa. Sana ito na ang taon na bumangon tayong lahat. Kaya naman, bago natin tapusin ang video na ito, kapakbet, narito ang mga dalangin ko sa inyo para sa taong 2023. Una, dalangin ko na kayo ay mamuhay ng masaya. Sana sa taong 2023, ito na ang simula at senyales na mamuhay kayo ng masaya. Mamuhay kayo na puno ng pagmamahal at walang galit sa puso. Iwanan sa 2022 ang mga negatibong ganap sa buhay. Ikalawa, dalangin ko na kayo ay umunlad sa buhay.
Kung ano man ang posisyon nyo ngayon mga kapakbit, tandaan na ito ay hindi permanente. Panandalian lamang ito. Maaring hindi ngayon, ngunit sa takdang panahon, kayo rin ay magkakaahon sa hirap ng buhay. Ikatlo, dalangin ko na maging malusog ang lahat. Dalangin ko rin mga kapakbit na sana maging malusog ang lahat sa 2023. Sana walang magkakasakit ng malubha at mauospital para lahat ay masaya at ligtas. Ikaapat, dalangin ko na sana mawala na ang pandemya. Sa darating na 2023, halos 4 na taon na tayong lumalaban sa pandemya. Kaya dalangin ko na ito ay mawala na para bumalik na ulit ang lahat sa dati. Ikalima, dalangin ko na sana maging mapayapa ang lahat. Mapaanong aspeto man yan mga kapakbit, sana sa 2023 magiging mapayapa ang lahat. Dahil kapag mapayapa, magiging masaya at positibo ang mga tao. At kapag ganito ang nangyari, susunod ang swerte. Kaya naman mga kapakbit, sabayan nyo akong bigkasin ang prayer for 2023. Lord, grant me peace above all else no matter the circumstances I may face this year. Let 2023 be the year we achieve harmony, love, and happiness. In Jesus' name, Amen.